Allah ta'ala wa barakatuh. Good afternoon to a good morning to my students under this subject, which is the C3 therapeutic modalities. So we are going to make a therapeutic treatment to those who are already rehabilitated during their stay at correctional facilities of the Philippines. So let's proceed with the unit 6. Behavioral management. Paano ba natin sila lalapatan ng maayos at kapakipakinabang na ugali, pag-ugali, asal tao. So we are going to give them importance of refraining from doing bad things, bad behavior, di ba? Kinakailangan iwasan nila 'yan. So, what is behavior modification? So, in therapeutic approach, we have the S, ayusin natin yung mga negative na behavior na meron sila. So, bibigyan natin sila ng treatment, informational drive, awareness, at saka if ever, pwede natin silang ipa-consult sa isang psychologist or sa isang psychiatrist. So, by using a system of positive or negative consequences, so, diba, sa pamamagitan ng pagsasabi na there in every action there must be a consequences. So kung anong gagawin nila na makakabuti o makakasira sa kanila is mayroong kaakibat na consequences. An individual learns the correct set of responses for any given stimulus. So diba, katulad natin. So if ever na maganda ang result, parati tayong present sa school, halimbawa, parati tayong nag-aaral, parati tayong nagkakakuha ng malaking grades during oral and quizzes. So, ang result is maganda rin yung grades. So, katulad ng mga taong yan na nakakulong sa isang institution, pag pinalabas natin yan, so kinakailangan muna natin silang bigyan ng magagandang informational drive tungkol kung paano nila ayusin yung kanilang mga negative behavior. The practice has several offshoots that attempt to alter behavior through different actions and has developed throughout the years. So itong practices na ginagawa ng sa therapeutic modalities is para marami tayong tawag dito, maraming nakakulong ang ma-develop yung kanilang potentials, skills, na paglaya nila, paglabas nila, is pwede nilang pakinabangan. So, behavior modification has been found to be successful in treating disorders like attention deficit hyperactivity disorder. O yung may mga tao na may mga sakit na ADHD. So, sa pag-sequence halimbawa ng modification behavior, tawag dito, modification of their behavior, so, pupwede natin silang mapagaling sa kanilang mga karamdaman o sakit katulad ng may mga taong may attention deficit hyperactivity disorder o sinasabi natin ADHD o yung obsessive compulsive disorder or OCD, phobia, separation, anxiety, generalized anxiety disorder, disruptive behavior and autism among other conditions. So, hindi lamang ito applicable dun sa ating mga persons deprived of liberty, yung mga nakakulong, kundi lahat ng tao na may instances na pwedeng makagawa ng tawag dito ng krimen. So this isn't quite the Pavlovian dog salivation scheme you may be familiar with. So, hindi lang naman yan. So that's classical conditioning. So yan yung naugalian na ina-adapt natin. The way operant conditioning and thus behavior modification in this sense differs is in the nature of the responses. So, nagkakaiba yung classical conditioning at saka yung operant conditioning. Yung papaano natin i-treat, papaano natin bibigyan ng lunas yung isang problema ng isang tao. Unlike Pavlovian conditioning, which generally deals with elicited or reflexive responses, Skinner's theory works with voluntary responses. So, merong mga ugali na ginagawa ng isang tao dahil lang sa, let us say, sabi natin,
dahil lang sa freedom niya, yung pleasure niya. So mayroon din namang behavior na dahil sa sakit niya, mayroon din behavior na dahil sa influences ng environment. So yun ang pagkakaiba. Behavior modification is commonly used in schools and at home, as well as in the rehabilitation setting. Diba? Kung mapapansin natin na ang paaralan ang nagiging pangalawang tahanan ng isang estudyante, kung saan minumold, hinuhon, dinidevelop yung kaniyang pag-ugali para at the end of the day, magamit niya bilang isang well-professionalized individual. So, I hope you are with me. So, the belief behind behavior modification is that all behaviors can be observed and measured and used as targets for change. So, di ba? Dahil lahat naman talaga po pwede nating mapalitan, ma-alter, ma-change. Pamamagitan nun, makakatulong na tayo. Halimbawa, sa isang taon may problema dahil na rin siguro sa kinalakihan niya, kaya hindi niya alam yung tama sa mali. So, we are going to modify that behavior. As a result of those consequences, positive or negative, so ang resulta nun, a person can learn. Sa pamamagitan nun, matututo tayo sa ating mga mistake, for example, o magiging mabubuo yung ating pagkatao, o kaya naman is, pwede nating stop ng certain behavior na kinaugalian natin. So, yan yung kapag sinabi natin yung kung ano yung kahihinatnan, di ba? So, kapag ginawa mo, halimbawa, pamatay ka ng tao, so it is not acceptable, so you are going to be put in jail. Before we delve into the different approaches of behavior, modification is commonly used, and modification, let's look at some key terms to avoid confusion. So, para aware tayo at saka hindi tayo ma-confuse, so meron tayo dito mga words na pwedeng makatulong sa atin. So, we have the word antecedent. So, an antecedent comes prior to the undesired behavior. So, nangyayari yan na bago natin gawin yung hindi kanais-nais na behavior. It is changeable and can consequently be altered or removed in order to affect the behavior. So, pwede pa natin yan lapatan ng solusyon, lapatan ng lunas, for example, so, palitan natin yan bago siya mamulat na ganun talaga yung sa tingin niyang tama. Consequence. So, consequences usually indicate something bad. So, kung ano yung ginawa ng isang tao, so mayroong consequences sa lipunan. If ever na hindi siya acceptable yung behavior niya sa lipunan, so he must pay with the price kung anong ginawa niya. But in this context, consequences can be good or bad. So, pero dito sa pinag-usapan natin, so pwedeng tama o mali. Katulad halimbawa ng isang nakakulong, pag maganda ang kanyang good time conduct allowance na nag-prosper ng maayos, so ibig sabihin, pwede siyang palayain by giving a presidential or executive clemencies. This occur after the behavior occurs and can change as well. So, di ba, pwede din naman nating, dahil namulat ang tao na mali yung ginawa niya, so pwede niyang itama ang kanyang pagkakamali. These are also referred to as reinforcers. So, the term dyan is reinforcement or reinforcer to strengthen behavior. So, di ba, hindi lahat naman ng tao nagkakamali, may mga kakulangan, so we must give a reinforcement or punishment to weaken behavior. O let us say, pwede naman natin siyang bigyan ng punishment as a consequence for their bad behavior. Since both reinforcement and punishment can be good or bad, here are some more details to uncomplicated explanation para maintindihan natin, lalo na hindi tayo ma-confuse, hindi mag-conflict yung pananaw natin. So, mayroon tayong positive reinforcement. For example, is given when a desired behavior occurs and strengthens that behavior. If ever na maganda yung kanyang ginagawa, for example, sabi natin kanina, maganda yung kanyang behavior sa loob ng kulungan, o yung halimbawa, yung bata, nag-aral lang maayos, nag-top sa klase, tapos binigyan ng reward ng magulang. For example, if Bobby eats all his carrots, he will then get dessert. So, pwede naman yun. Although, di ba, yung mga sa mga bata na kapag hindi kumakain ng gulay, so, kapag kumain siya ng gulay, so, bibigyan pa natin siya ng halimbawa ng pagkain dahil makakatulong sa kanya yun.
So negative reinforcement occurs when an unpleasant stimuli is removed for the desired behavior and strengthens behavior. So for example, yung mga taong nakakulong sa isang establishment, mayroon silang ini-earn na good time kanda kalawan. So if ever na nag-violate siya, kumuha siya ng masama. So, mawawala yung kanyang na-earn na good time kanda kalawan. Magsisimula na naman siya because of yun ang negative reinforcement. For example, each morning, Bobby's mom comes in and wakes him up for school by singing. Bobby doesn't want to hear her sing in the morning to he learns to wake up before she comes in the room. So negative, although it is negative reinforcement, dahil si Bobby, hindi siya gumigising ng maaga, so ang ginagawa ng magulang niya as a negative is, kumakanta yung nanay niya, tapos hindi gusto ng anak, kaya nagigising siya. So that's a negative reinforcement. So there is also a response caused is like a punishment because a positive stimulus is removed. So ang response naman natin dito is yung katulad ito ng punishment kung saan walang kaakibat na maganda na ma-receive ng tao. For example, a response caused is designed to weaken undesirable behavior. Para masutigiran na may tapal ako tao, sugal bukay na marata, so gagawa tayo ng paraan na para ma-stop niya daw. For example, Bobby doesn't want to share toys with his sister, so his mother takes one away as a result. So, di ba? Katulad ninyo, for example, kapag hindi kayo nagtino sa isang semester, mayroon kayong mga bagsak, so, babawasan halimbawa yung pocket money, for example, for the duration of the month, o kaya naman, hindi kayo bibigyan ng cellphone kung anong hihingin nyo. Or let us say, walang reward na ibibigay ang magulang. So, yun ang mangyayari. Response. So, this also a punishment occurs when a negative stimulus is added to weaken behavior. So, gumawa ang tao ng hindi ka nice-nice, so magbibigay tayo ng certain punishment. Using our earlier example thread, if Bobby doesn't want to share or play nicely with his sister, punishment might include a timeout. So, yun. So, katulad niyan, hindi siya nagpapahiram sa kapatid niya. So, ginawa, kinuha yung toy, tapos hindi na sa kanya binalik, for example. So, katulad din ng mga nakakulong, for example, so, if ever na hindi sila magtitino, gagawa sila ng kabulastugan sa loob ng kulungan. So, ang kanilang na-earn na points, for example, is it could be possible na hindi sila pwedeng mag-apply or mag-qualify sa, so let us say, probation, parole, or pardon, and even doon sa tinatawag na good time kanda kalawan. So, meron din tayong extension. Happens when there is no reinforcement for behavior, thus weakening the response. So, for example, walang reinforcement sa behavior, wala tayong pakialam. So, ang nangyayari, walang result na makakama, wala tayong maitutulong, at wala din mangyayaring kabutihan. So, there are only a few of the basic terms.